Okay na ba guys? So hi, good morning po sa ating lahat ulit. So happy Saturday po at time check po tayo. It's 9:30 na po ng morning kaya magandang maganda po ang ating kutis. Kasi nga po yung sinag ng araw ay nakakadagdag kagandahan po. So ngayon po ay katatapos lang namin mag-breakfast guys. Hindi ako nakapag-vlog ng maaga-aga. So nage-enter po ako ng pangalan nito. Code ng Mighty. So, nage-enter po ako at biglang pagka-enter ko po ng tatlong code ay okay pa naman. Pero nung mag-play na ako ng games nila, ay biglang nahinto po yung nagka-error. So, yan po. Lumabas po yan kaya hindi na po ako nakapag-enter, ay nakapaglaro ulit. So, mamaya na siguro guys. So, share ko lang po yon. At good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating mga kasari dyan, sa mga maliliit at malalaking na tindahan dyan. So, kumusta na po ang ating bentahan sa mga ating mga OFW at sa mga ating kapwa YouTubers. So, kumusta na po ang ating income sa YT. So, maraming salamat po sa pag always comment down. At nakikita ko po ang dapat kong balikan or mga need na balikan. Kaya comment down below lang po para maging guide ko po yun para mabalikan ko po kayo. At kahit doon man lang po ay makakasukli po ako ng kagandahang loob or pagmamahal na binibigay ninyo po sa aking YouTube channel. So kapag ikaw po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, please pakipindot po yung subscribe button dyan po sa baba at pakilike na rin po or kahit mag-iwan ka lang ng heart at alam ko na po yun. So thank you po. At ngayon po ulit ay araw po ng Sabado at of course about sari-sari store ulit ang ating topic for today. At ang aking i-share naman ay ulit, ng paulit-ulit guys, ay ang ating monitoring sa ating mga groceries everyday or mga pera nating lumalabas everyday. So, ang i-share ko ngayon ay yung na-out nating pera ulit noong Thursday, September 29. So, nag-vlog po ako kahapon na nag-out ulit tayo noong Thursday ng pera about doon sa, ano na ba yun yung na-vlog ko kahapon? Yung sa beer, kasi sunod-sunod po sila kaya medyo malaki-laki po ang ating na-out na pera noong Thursday. So, kinat ko lang po kasi medyo mahaba po, umabot po ng 10 minutes. So, boring din naman po kapag dire-diretso guys. So, ngayon po ay Sabado. Hindi ko na po natuloy na nag-vlog kahapon na Friday guys kasi sobrang daming gawain kaya magba-vlog na lang po ulit ako ngayong morning ng Saturday. So, si Yayo Bells po, ang ating bulinggit ay medyo okay na rin po at nandun ulit, pinalaro po ulit siya ng phone para ulit na tayo ay makapag-vlog. Sandali. So, mamaya mag-module ulit po kami. So, yan po ang aking sharing. Sobrang init po. Kasi yung araw, diretso po dito po sa ating tindahan. Yung araw po pa ganun. So, kaya meron pong konting extension ang ating tindahan, guys. So, yun na nga po, itutuloy natin yung ating topic about sa ating napalabas na pera noong Thursday, September 29, 2022, at ngayon po ay October 1 na po. So, happy October, guys! Sana more blessing at benta sa ating lahat guys at more nood ng ating YT sa mga monetize dyan. So yuhu, sana po maraming mga manood po sa inyo, sa inyong mga ads guys, at ganun din po kami na hindi pa monetize guys ay magkaroon po tayo ng maraming time para ma-meet natin ang requirements ni YouTube. So may tao po ata guys at need po nating pagbentahan. So, yun na nga guys, naghahanap po sila ng kamatis pero ubos po ang ating kamatis. At nung Thursday, nung lumabas po ako, ay nag-check po ako ng price ng kamatis ay para update na rin po.
yung 1/4 is 25 pesos to 30 pesos. 1/4 yun, guys. So, ilang peraso lang po. Hindi na rin po ako bumili kasi tag-ulan po ngayon. Kapag bumili po ako at hindi ko po nabenta kaagad-agad yung kamatis na yun, ay madaling mabulok. Kaya, hindi na rin po ako bumili. Dahil nga medyo mahal, mas masakit kung malugi po tayo doon minsan. Hindi ko napapalabas yung presyo kung magkaroon natin binili. Kaya nag-decide na po ako na hindi na lang po ako bumili. So, yun po. Ipakita ko po sa inyo ang ating resibo noong Thursday. Mga na-out nating pera ulit. So, kapag may na-out tayong pera, of course, may mga item, bagong item na naman tayong maipapasok dito po sa ating tindahan. At ibig sabihin po ay umiikot po ang ating mga paninda, ang ating pera, guys. May kita po tayo araw-araw. So, yun na nga, nung Thursday ay nakapaglabas po tayo ng pera. Asan ba yung date natin? So, doon pa rin ako namili, guys, sa pinagbibilhan ko. Shoutout po sa National Bazaar dito po sa San Fernando City, La Union. So, doon pa ako sa kanila bumili ulit ka noong Thursday, guys. Doon din ako bumili nung vinlog ko na may free akong tatlong 2x2 na nawawala po yung isa. At isingit ko na rin po na sinabi ko po, dumiretso po ako doon sa kahera na pinagbilhan ko or kung saan ako nagbayad, guys, ay need nila yung resibo. So, nagkataon po na nakalimutan ko po yung resibo kaya hindi ko po na-claim. So, pwede ko naman pong ibalik daw anytime. So, next time po, pag pupunta po ako doon, pwede nating i-claim daw po yung isang 2x2, 65 pesos din po yun. So, yun. Ito ang ating resibo ulit, guys, from National Bazaar. At, andyan, $9.29, $9.29, 2022. So, yan po ang date. Ito rin po. Kasi isang kwan din po, isang shop ang pinagbilhan ko, pero ito po ay mga nakalagay sa counter. Ibang kahera po natin ito binayaran kasi naka-glass, nakatago sila. So yan. Malabo, guys. Picturean ko na lang po at ilagay ko na lang po dyan sa tabi, guys. So ang ating binili ay worth 438.39 dito po sa ating mga Rexona, mga Kujisan, Rexona, yun lang po yun. Etong mga to, ito yung mga groceries lang po ito, guys. Wala pong sigarilyo at alak. Oo, wala akong biniling alak at sigarilyo po dito. Groceries lang, worth 3,354.40. So, yan po ang total ng ating napalabas na pera plus nung lumabas pala ako nung Thursday, guys, ay bumili po ako ng sibuyas. So, update rin po tayo sa presyo ng sibuyas natin. So, ang kalahati po ay 90 pesos, 180 po ang kilo ng sibuyas na pula. So, mahal po at bumili lang po ako ng half kilo. Kasi nga po, pag minsan, hindi rin natin nabenta-benta kaagad, madali po siyang mabulok. Kaya, half kilo lang po ang ating binili at 90 pesos. So, sa 90 pesos na yun, guys, pag nabenta natin yun at walang nabulok, guys, ay magkakaroon po tayo ng tubo na 30 pesos. So, okay na rin po yun. So, wait lang, guys, at may bibili. So, eto na nga po, tinanggal ko po yung camera po doon sa holder para maipakita ko po sa inyo ng maayos, guys, ang ating resibo. So, yan po ay noong 9/29/2022 at yan po ang ating napamili, si Kojisan at saka si Kojisan at saka mga Rexona. Tapos, eto po yung noong, yung isang resibo natin noong 29. So, ito po sa baba, 29/2022 at yan po ang ating mga napamili lahat. So,
Pagkatapos ko pong mag-grocery, guys, kailangan isa-isahin ko po talagang i-monitor ang paggalaw ng ating mga presyo, guys. So, nandyan ang ating mga total, tapos yung total pag nabenta natin kung sakali, at saka kapag minus natin yung 2,995, ay, mali pala, 3,354.40 doon sa total, ay magkakaroon po tayo ng kita ng 788.6 pesos. So, dito po ulit sa ating napamili dito na 491, at kapag nabenta natin lahat-lahat po yan, ay magkakaroon po tayo ng benta na 600. So, ang 600 na yun, i-minus natin yung 491 na puhunan natin, magkakaroon po tayo ng kita na 105 pesos. So, eto po ang ating resibo, tago na natin. So, update na lang po tayo. Eto po yung mga box na nabili natin noong Thursday, guys. Nabayaran natin ng magkano na yun? 491 pesos. At may nabili na po ditong Rexona na iba at tinanggal ko na. 48 pesos ang anim nito. So, ang puhunan po ng Rexona dito po sa La Union ay 8 pesos. So, binebenta ko po ito ng 10 pesos each. So, itong malaking Koji Sun ay 45, but itong maliit ay 35 pesos yung isang putol po nito, kasi tatlong peraso po yan. So, yun, balik po tayo dito. So, hindi ko pa na papasok ito, guys. Kasi kailangan ko pang i-check. So, ito po yung ating mga napamili. Kumuha na lang po ako ng mga wala, tulad ng perla. Wala na rin po akong perla doon sa loob, at may bumili nung kahapon. Kaya, kinuha ko na lang po dito. Tapos, ngayon po ay magpa-price po ako at mag-display sa mga wala sa loob. So, ang Sunrocks natin ay 11 po. At si Downy ay 7 pesos. Dove shampoo ay 7 pesos. So, 7 po yan. So, ang mga tabang sabon ay 13 pesos. At si Bioderm, ang Bioderm ko po na nakabox ay, ito po ay 32 pesos. Itong Bioderm, ang bango ng Bioderm. So, itong si Cream Silk ay 8 pesos, guys. So, yan, mga shampoo, sabon-sabon na po yung nandito. Si Cream Silk ay 7 po. At dito po tayo sa may box. Lipat lang po ako, guys, para maipakita sa inyo. So, kita nyo, medyo nabawasan po kasi nag-display na po ako ng biscuit doon sa loob, guys. So, eto po ay Nescafe na stick at 48 pieces. Ang benta ko po ng kada stick nito ay 3 pesos. So, update po tayo. Sa Dewberry ay 9 pesos. So, si Nutri Star. Diba, bumili po ako nung nakaraan ng Tichiria, yung marami po. Ubos po kasi yung Nutri Star ko doon, at saka yung si OKG. Kaya, eto lang po ang aking binili sa ating Tichiria. So, si Hansel ay 7 pesos. At may tao po. Yes! Nakailang cut na po tayo dahil sunod-sunod po ang ating mga customers. So, eto po, bumili po ako nito, si Fiber Enrich, ay benta ko po nito ay 35 pesos, malamig na po yun. Tapos, may benta po tayong si Vitamilk, 32 pesos po ang isa, so may tao na naman po. Ano yon? Condensada ay 7 pesos each. At itong si Great Taste Choco ay 13 pesos po ang isa. Kambal po yan. At ang ating juice na Nesty is 22. Tapos itong si Ramen na Spicy Hot ay 16 pesos. At ang ating mga sardinas ay 24 pesos. Maanghang man yan at hindi. Tapos itong malaking 555 ay pangalan nito, 60 pesos. So, ano pa nga ba? So, eto po, si Skyflex po ay may free na original coffee, single, at ang benta ko po nito ay 8 pesos, guys. So, dagdag kita ulit po tayo doon. So, hindi ko po mahanapan yung resibo ko, guys. Nagmahal ba si Presca Tuna? So, dati po kasi, itong benta ko po nito ay mga 29 at saka 30 pesos.
At pagtingin ko po doon sa resibo ngayon, guys, ay ba't nagmahal si Preska? Nag-move po yung presyo ni Preska na anong pangalan nito? Flex and Oil. Naging 27.5 naman na po ang presyo niya, guys. So, i-double check ko po ito sa susunod kong pamimili, guys. So, ito po ang ating laman ng ating box. At paminta pala, ito po ang binebenta ko ngayong paminta, guys, kaysa yung nabibili sa palengke, kasi mas okay daw po ito. Kahit konti yung laman, pero mas ramdam ang pagkapaminta niya. So, ang benta ko po nito ay piso po isa, at may tubo po akong 20 pesos pag nabenta ko po ito, kasi 50 pieces po iyan. So, yan po ang ating mga paninda ngayon, guys. At update ko po kayo doon sa Pepsi natin. Pepsi litro. Dumaan po ulit yung ating ahente po kanina ng mga soft drinks. At nagpa-reserve po ako ng isang Pepsi litro. Kasi nga po, andyan na yung mga walang laman nating mga paninda, guys. So, wala akong maebenta yung 1.5 na nabili natin nung nakaraang week na apat na kahon, ay kukunti na lang po yung natira doon, at need ko po ng support. So, need kong bumili ng Pepsi. Meron pong Coke 8 na dumating daw po, kaso may tie-up siya. So, need mong bumili po ng tubig, yung tubig na maliliit, isang case, isang kahon din pong 8 ounce na Coke.